Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi pa rin naglalabas ng desisyon ang Department of Information and Communications Technology o DICT at National Telecommunications Commission o NTC kung palalawigin ang SIM card registration. Halos isang linggo na lamang bago ang deadline para maiparehistro ang SIM cards na magtatapos sa April 26. Naghain na rin ang petisyon sa Korte Suprema ang ilang grupo na kumukwestiyon sa SIM registration law. Ayon sa petitioner, sa pangunguna ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP, kasama ang Bayan Muna at Bagong Alyansang Makabayan, unconstitutional ang batas at nilalabag ang ilang mga probisyon sa konstitusyon. Nais din ng mga ito na pigilan ang telecommunications companies na makuha ang impormasyon ng mga subscribers sa pangamba na magamit sa hindi tamang paraan. Pero sinabi ni NTC Deputy Commissioner John Paulo Salvahan na sinusunod lamang nila ang nakasaad sa batas. Dinisarmahan na ang nasa 49 na pulis na sangkot sa Shabu cover-up. Ayon sa Special Investigation Task Group 990, ang pagdisarma sa police officers ay alinsunod sa kautusan ni PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Inatasan din ni Azurin ang task force na magsampa ng kaso laban kina dating Drug Enforcement Group Director Brigadier General Narciso Domingo at mga tauhan nito. Si Domingo ay nauna ng inalis sa pwesto kasunod ng nabunyag na cover-up sa nakumpiskang 6.7 billion pesos noong isang taon. Pinawi ng Department of Health o DOH ang pangamba na ibalik ang mandatory use of face mask. Sa kabila ito ng bahagyang pagtaas sa COVID-19 positivity rate sa 7.6% mula sa 6.9% noong nakaraang linggo. Naniniwala si DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na ang pagtaas ng kaso ay bungsod na rin ng mobility matapos ang Holy Week at Long Weekend noong nakaraang linggo. Gayunman, mahigpit ang paalala ng kagawaran sa pagsunod pa rin sa health protocols upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Samantala, pinag-iingat ng World Health Organization o WHO ang iba't ibang mga bansa laban sa COVID-19. Ayon sa WHO na natiling volatile o pabago-bago ang lagay ng virus sa kabila ng pagbaba ng kasong na itatala sa iba't ibang mga bansa. Sa ngayon, binigyang diin ng WHO na hindi pa maaaring alisin ang pandemic phase ng virus. Muling sumiklab ang sagupaan sa pagitan ng militar at New People's Army o NPA sa bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental na ikinasawi ng isang rebelde. Kinilala ang nasawi na si Jose Jojo Albores, miyembro ng Central Negros Front ng Leonardo Panaligan Command at pinuno ng Kangaroo Court ng NPA. Tumagal lamang ng 5 minuto ang palitan ng putok sa pagitan ng mga miyembro ng 62nd Infantry Battalion at mga rebelde sa Sitio Lower Tios, Barangay Quintin, Remo. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.